Okay, I'm giving in the request nito. So gagawin natin ng video at pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-hot topic na meme coin this bull run. Para malaman nyo kung ano ito, then keep on watching. Hi everyone, I'm Modern Mulan and today i-introduce natin tong bagong usap-usapan na meme coin ng mga tao, which is Buff Dogecoin. Dahil sa recent skyrocketing ng presyo ng Shiba Inu, I've been getting a lot of messages sa Facebook from you guys kung okay pa bang pumasok dito. Ako honestly, kapag may nakita na ako na coin tapos sobrang taas na niya, tinitiis ko na hindi na pumasok kasi ayoko mag-FOMO, masyado na mataas yung risk. Ayoko maipit sa taas. Kaya we're going to talk about a different meme coin. Before we proceed, this is not in any way financial advice. I'm just sharing my thoughts and some of the info na na-research natin. If you also want more videos about altcoins or meme coins in the future, please let me know by clicking that like button and subscribe. Pwede rin kayo mag-comment ng specific coins that you want us to talk about. Now, let's pull up yung chart ng Buff Dogecoin. Nag-start siya na August and you can see na medyo mataas na rin yung tinaas niya, pero may mga times na may healthy correction din naman siya. Hindi naman siya yung parang bigla ang tataas and then sobrang lala ng crash. You can also check some of its price and details sa CoinMarketCap and CoinGecko. Ngayon, punta na tayo sa website niya. Explore natin siya. We'll be mainly focusing its fundamentals for its video. Hopefully, makatulong ito sa pag-research nyo. Makatulong ito na mag-set ng foundation kapag mag-research kayo about Buff Dogecoin. Tapos mamaya, I will be showing you how to buy Buff Dogecoin on PancakeSwap just in case na maging interested kayo after nyo panoorin itong video na to and after nyo mag-research ng sarili nyo. Okay, so ito yung website niya, which is buffdogecoin.io. So pwede nyo open yan ngayon, tapos sabay kayo habang binabasa natin, or you can just watch yung screen recording natin. So yan, gaya ng sabi ko, pwede natin siyang bilhin sa PancakeSwap. Tapos ito yung token address na gagamitin natin para sure na tama yung token na mabibili natin. Yung socials nila are here as well. Kapag meron tayong hinuhold na Buff Dogecoin sa wallet natin, meron tayong mga rewards na makukuha. So eto, 5% of each transaction will be redistributed to its token holders. Kumbaga parang auto-staking na rin yung lagay nito. Tapos meron din siyang auto and manual burn, where each burn daw will double its quantity than the previous burn. So later sa tokenomics nila, we'll cover these two more. Tapos meron din silang locked liquidity. Majority of the LP tokens are locked and some are burned sa DX sale nila. And then, eto. So, meron din silang charity wallet. This is actually something na ngayon ko lang nabasa sa isang meme coin na meron silang charity wallet. Sabi nila dito, they will be supporting organizations na may causes for animal shelter and environmental issues. Ayan, sabi nila, sharing is caring, not owning. I think it's a good idea na meron silang mga ganito na charity wallet. It's great to give back sa community, of course, and we love to support projects na meron mga causes. Ang comment ko lang siguro dito is, since nabanggit na nila yung charity wallet, would have been nicer kung nagbigay sila ng specific organizations kung saan talaga mapupunta help na ibibigay nila, tapos anong klaseng help, diba? So in that way, I think mas may encourage din yung mga tao to really support this project. So moving on sa tokenomics nila, like we mentioned, 5% of each transaction mariredistribute sa holders nila. As we're shooting this on October 2021, meron ng 17,000 wallets na merong Buff Dogecoin. Tapos, 5% of each transaction will be added sa liquidity na na-mention natin kanina. For its burn, sabi nga natin, dodoble siya every time na mag-burn. So, ayan. Yung naunang burn nila was 1 million, naging 2 million, 4 million, 8, 16, 32, and so on and so forth. Tapos, sabi nila dito, the reason why they do this, kung bakit nila dinodoble, is because para tumaas yung token price nila. So, I will also be pulling up a screenshot na nakuha natin sa kanila. Makikita nyo dyan na every time nga na mag-burn sila, nag-reach ng all-time high yung token nila. Tapos, ayan, alam naman natin na the less the supply there is, tapos the higher the demand, tumataas din yung price. So, it's not always the case. Syempre, kailangan meron ding demand for the supply. Pero, it will give us a higher chances of
getting a better price or getting a higher price. Alam ko alam nyo na to, pero it goes without saying na do not buy the all-time high. Dahil may ipit kayo. So kung gusto nyong ma-ride itong possible high na to, possible na pag-increase ng price, what you can do is you can follow yung BSC News, dahil doon ina-announce ng Buff Dogecoin kung kailan sila mag-burn. And then you can buy ahead of time of the burn. So bibil ka doon, and then kapag nag-burn, kapag tumaas, possibleng tumaas, doon ka magbenta. Huwag kang bibili sa araw na mag-burn sila mismo, kasi delikado yan. Sobrang taas masyado ng risk. Pinaghirapan natin ang pera na meron tayo at ayaw nating magsunog lang ng pera. Diba? Token ang binaburn, hindi pera. So mag-ingat kayo please and do proper research. Exploring the website more. So nandito na tayo sa meme section. You can see na napaka-active ng community nila in terms of creating memes. Actually, sumali ako sa mga groups nila at sobrang fun ng mga community members. Again, if you want to join their community, especially their Telegram group, ililink ko yan lahat sa baba para hindi kayo mahirapan maghanap. Or you can just visit their website, tapos nakalink din sila dito as we mentioned. I think pinaka may enjoy niyo yung Twitter nila kasi may mga pag-giveaway sila doon. So, kung gusto nyo ng chances at giveaways, you can follow them on Twitter to stay updated. Tapos, if we continue to scroll down, makikita natin yung documents nila. Ito, may pa-trailer pa sila. Meron ding white paper if you guys want to read that. Meron din silang audit. So, open natin yung audit nila. So, the audit is by Desert Finance. We won't be reading the entire thing. So, ayan, ganito yung itsura niya. If you guys wanna read it, ililink ko din siya separately para hindi nyo na kailangan open yung website. Alam ko meron silang summary. Ito, ito yung summary nila. So yung BEP20 contract code audit nila, chinek yung vulnerabilities, so low to no risk naman daw. Pero I recommend na kung gusto nyo mag-deep dive talaga sa fundamentals ng Buff Dogecoin, you can read through this whole thing. Ilang pages ba to? 20 lang naman, hindi naman ganun karami. Ayan. Scrolling down, ayan, yung building muscle nila. We're at phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, and then phase 5. Ayan. Buff Dogecoin will go to the moon and Mars. Sana all nakaka-travel. Ito yung charity nila, yung for charity wallet. Gaya ng sabi ko, sabi lang some percentage, sana sinabi kung how many percentage talaga, tapos sa ang organization, anong klaseng animal shelter and environmental issues na organization, ibibigay yan. Ito yung mga partners nila, which is always nice to see. One of the things I really look for kapag nag-research whether NFT play-turn games yan or coins are their partners. Tapos, ito yung mga NFTs lang nila. Now, as promised, I will be showing you how to buy Buff Dogecoin using PancakeSwap. Okay, so open nyo lang yung PancakeSwap ninyo, tapos connect wallet. So, I will be using MetaMask for this one. Click MetaMask, and then you can see na connected na yung wallet natin. After that, what we'll do is, ang gusto kong i-convert is USDT. Click lang natin yan. Tapos, select currency. Now, what you can do is pwede nyo i-search Buff Dogecoin. Ayan, dahil na-add ko na siya, kaya nandyan siya. Pero, if you're searching this at hindi nyo siya nakikita, balik lang kayo dun sa website. Copy natin yung address. Select currency. Paste. Click Buff Dogecoin. Like I said, na-add ko na to. Pero, for you guys na first time nyo i-add, so, may lalabas na checkbox. Click nyo yun, and then just click import. And then, automatic na siya. The next thing you have to do is enter nyo lang yung amount of coin that you want to convert to Buff Dogecoin. Yes, Dogecoin yung ticker name niya. So, kayong papalito sa actual na Dogecoin. Ayan. So, makikita nyo kapag okay na sa inyo. Ang sabi nila sa website ay iset daw natin yung slippage nila into 12%. Click nyo itong settings sa upper right. Tapos, palitan nyo ng 12%. Medyo malaki lang yung babayaran natin na fees dito. Ayan. So, lagay nyo lang 12. And then, once you're okay with that, close lang natin yan. Makikita nyo. Slippage tolerance, 12%. And then, click
swap. Ayan. So once you're done with that, pwede nyo nang bantayan, and then kapag tumaas na and you're okay with selling, you just do the opposite. Click mo yung arrow and then makikita nyo lumipat yung Dogecoin sa taas, and then you can convert that back to USDT or kung ano mang coin yung gusto nyong ma-receive from that. Alright, so there you have it. That's all the info na na-research natin for Buff Dogecoin. Again, I will link everything sa baba if you guys want to read it for yourselves. Pwedeng-pwede. And like I said, kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng videos about altcoins or meme coins, let me know by commenting your favorite altcoin or meme coin. You can also like this video, share this to your family and friends that you feel na mag-i-enjoy sa mga ganitong klaseng content. We also have videos on NFT play-to-earn games and trading videos if yun yung mas gusto ninyong topics. If you have other video requests, pwede nyo rin i-comment yan, or you can message me on Facebook and Instagram at Modern Mulan. Anyway, thank you so much for watching. I hope to talk to you guys in the comment section and see you on the next videos. Bye!